Hi and hello everyone. I hope all of you are doing fine. May dala-dala po pala ako ditong balde sa aking likod. Ipakita ko sa inyo. Timba o balde sa Tagalog. Sa English pa nito ay bucket. Kasi I'm going to lead you to a movie na napanood ko back in 2007, yung The Bucket List. Although, nang high school ako, yung teacher namin, na-explain na rin yung bucket list. Dapat daw may bucket list tayo sa buhay. Listahan. Akala ko naman, listahan of things you need to accomplish in life or to get. Like sasakyan o bahay. Pero after watching the movie, ang bucket list pala ay something you really, really need to do in life before you shoot in the bucket, before you shoot in the grave. Sabihin, yung kailangan gawin kasi alam nyo naman, just in case we shoot in the bucket, there's no way to go back to earth and do things we really need to do. Kasi this is aligned po sa gospel, sa first reading. Sabi sa first reading, why plan so much when you actually don't know what will happen tomorrow? Pangalawa, sabi pa sa first reading, ang buhay daw ng tao sa lupang ibabaw ay parang usok. Biglang susulpot, biglang nawawala. That's why sabi nga sa first reading, huwag daw dapat maging mayabang. Kasi all of us someday, or we do not know, we will just be shoot in the bucket. The most important is to do what we really need to do. Ito po pala ay yung bucket list movie ay ginanapan po ni Morgan Freeman at ni Jack Nicholson. Ang plot ng kwento, pareho silang matanda at na-diagnose ng nakakamatay na sakit. Then one day, they found themselves sa isang hospital room. Actually, hindi sila magkakilala. Nagkilala lang sila doon sa hospital room. Then both decided na they have to do things before they shoot in the bucket. As I proceed in this homily, hindi po ako magpresent sa inyo kung anong ilalagay nyo sa inyong bucket. I will only lay down in this homily three guiding principle to choose. What to choose? Kasi we are old enough. We are mature and know what to do. So ano lang yung mga guiding principle in choosing list to put in our bucket? Una, alam nyo po, the most important guiding principle sa buhay natin as we journey, always be patient and have plenty of determination in your life. Kasi alam nyo kung bakit? Bakit patience? Kasi life is full of surprises and mystery. Na kahit maliwanag sa atin ngayon yung mga plano natin, we may encounter many things along the way. Parang sa kalsada, what can you encounter sa buhay sa kalsada? Delay. Pwede ma-delay. That's why please be very patient. Pangalawa, minsan sa buhay natin maraming traffic, heavy traffic. Ibig sabihin, parang feeling mo, hindi umuusad yung buhay mo, yung mga plano. O sometimes, ang buhay parang nakapasok ka sa wrong turn, mali inapasukan mo because of wrong decisions. So please be very patient. Ang iba naman, because of setback, sa buhay natin parang sakyan. Minsan, ako, discharge na pala yung battery. Kaya pala di ka na umaandar, pagod ka na sa buhay. Kung hindi naman, overheat na, na-burnout na. So that's why people are very patient in life. And sometimes you can encounter dead ends. So please be very patient. Remain calm when you meet many problems or when a person is too difficult to deal with. Remain calm. Do not allow the situation to destroy your peace and your ability to begin again. At bakit din po pala kailangan determination sa buhay? Kasi nobody said that life will be easy. Mayroon ba nagsabi sa inyo that life will be easy? Even God did not say that life will be easy. Success does not happen over time. So carry a lot of faith in God. Carry a lot of faith in yourself. Alam nyo ba, the more you believe in God, the more you will believe in yourself. And confidence level is very important. It will empower you to get going. So have plenty of determination in your heart. Pangalaw naman po pala na kailangan nyo guiding principle as you
accomplished your bucket list, bring a lot of humility in your life, yung pagpapakumbaba. Bakit kailangan ng humility? Kasi di man natin alam lahat eh. Di man natin lahat kaya gawin. In short, we need always God's guidance as a ka-strength. As a ka-sometimes, if we need to be corrected, allow yourself to be corrected. The most important in life is the will to grow. Yung willingness to grow, to stand up. Yung po ang nangyari doon kay Jack Nicholson sa movie. Mayaman kasi si Jack Nicholson, billionaire, but he live alone, only with his assistant. Ngayon, ang nasa bucket list niya doon sa movie, sinama niya si Morgan Freeman sa Africa, sa safari. Pumunta sila sa Himalayas, doon sa pinaktoktok ng snow. Pumunta sila doon sa Taj Mahal. Kasi he has plenty of money. He thought he can buy anything. Ngayon, nandun na sila sa taas ng pyramid. Tinanong siya ni Morgan Freeman, "Does your life have joy? May tuwa ba ang buhay mo?" Siyempre, ang sagot agad ni Jack Nicholson, "Of course, meron." Kasi he thought money brings a lot of happiness. Pero yung second question ni Morgan Freeman, stop Jack Nicholson. Ang tanong na ito, o ngayon naman, does your life gives joy to others? Sabi niya, ano yun? Can you repeat? Yung buhay mo ba? Nagbibigay tuwa sa iba? You know, he cannot answer. Kasi pala, naalala niya, yung anak niya, di siya kinikilala na bilang anak. Isinumpa siya na kanyang anak. So, doon niya na-realize, he never put his daughter in his list. Kasi pala nangyari, dahil manipulative siya, may boyfriend yung anak niya. Then, ayaw niya doon sa boyfriend anak niya. So, gumawa siya ng lahat ng paraan para yung lalaki, hindi sila magkatuluyan. Which she was so successful, kaso lang, it brought a lot of pain sa kanyang anak. Not because of that, never na siya kinilala na anak, na tati na kanyang anak. Pero since ilang araw na lang natitira sa buhay niya, he decided to be humble. Hinanap niya yung anak niya and begged for forgiveness. Doon sa movie, hindi pinakita na nag-embrace sila. So, open conclusion kung his daughter forgave him. Pero the most important there, while the conversation, may lumabas na bata na kung meron pala siyang apo, which he never know. And he kissed that girl, yung apo niya, na accomplish doon yung bucket list niya. Kasi nakalagay doon sa bucket list niya talaga, "I would like to kiss the most beautiful girl in the world," which he did to his daughter, to his granddaughter. Very symbolical po yun. Kasi ibig sabihin, he bowed down in humility to kiss his granddaughter. Ibig sabihin, when you are humble, when you kiss the little girl in you are being reconnected to your goodness inside. You will appreciate yourself and you will appreciate the God who created you and you appreciate your time on earth. So friends, if you may allow me to ask you, pwede po magtanong, whom do you need to reconcile with in your life? Whom do you need to make peace with? Whom do you need to be humble with? O meron ka bang kailangang idagdag sa bucket list mo? To forgive your wife siguro. To forgive your parents. Or your mother of your father. Or your lolo. O baka kailangan mong ilagay to forgive your brother, your sister. To forgive your brother. Or ask God to forgive yourself for the sins you committed in the past. It will bring a lot of peace. And last po pala, last na guiding principle, which is already my closing na rin, nakita ko din po doon sa movie, the most important sa mailagay sa bucket list ay sana the need for a friend. Kailangan talaga may kaibigan sa buhay. You should not be alone in your journey. Doon sa movie, naunang namatay si Morgan Freeman at nagbigay ng eulogy si Jack Nicholson sa kanyang kaibigan. Itong kanyang eulogy. Sabi niya, looking back sa buhay niya, "The best days of my life, the best days was the 3 months I was with this friend." Narealize ko kasi, yung time magkasama sila for 3 months,
plenty of presents to one another, plenty of moments shared with, plenty of listening, plenty of crying, plenty of allowing oneself to enter one's life, plenty of moments, there is what you call advices, laughter, and smile. And I think, please consider this in your journey, because these are the things that will make a full life. I hope yung mga asawa ninyo, mga anak ninyo, take your relationship to a deeper level, to a level of friendship, something nourishing, life-giving. But the most important friendship you have to bring in your journey is a deeper friendship with God, which you can only have in this Holy Mass. Tapos po pala, to close also, ito palang si Morgan Freeman, before siya namatay, nagsulat din siya ng letter na just in case he will die, ibigay dapat kay Jack Nicholson. Ano yun naman ang letter? Sabi niya, ito, nagpapasalamat siya kay Jack Nicholson kasi binigyan siya na pagkakataon to be part and enter his life. Kasi pala si Jack Nicholson experienced a lot of betrayal, so nag-close na siya. Di ba minsan ganun tayo? We were hurt many times, so we close our life from others. So itong, ba't hinayaan niya si Morgan Freeman to enter his life, to be part of his life, at yung kanyang pinagpapasalamat. Alam niyo bakit? Kasi sabi niya, pag-uwi nila sa bahay nila, sabi ng asawa niya, for 40 years, you were a stranger to me. But now after 3 months with that friend, you came home, not anymore a stranger, but a husband. Ang point ko dito, sometimes we pray to God, Panginoon, baguhin mo po ako. It seems parang wala ka nakita nagbabago sa buhay mo, but you never know. As you go deeper with your friendship in Jesus, silently inside, He is changing you, transforming you to become part of His life. So friends, you will always be, and I, me and you, all of us, will always be in the number one list in the bucket list of God. Whatever happens to us, He will always remain faithful to you, true and true. So God bless everyone.